Bahagi na ng buhay ni Ed ang paranormal investigation. Kaya naman ngayong gabi, sasamahan siya na aming team sa isang sinasabing haunted park. So, nandito po tayo ngayon sa Real Kakarong at susubukan po nating alamin kung ano talaga yung misteryong bumabalot dito. At dito pa lang po sa labas, ramdam ko na po yung may kakaiba talaga dito. Bago po tayo tuloy ng pumasok sa loob, so magsasagawa lang po tayo ng maigsing ritual para maging safe yung lahat ng kasama natin at para hindi tayo makagambala. Ito po yung gagawin natin. So magpe-perform muna tayo ng Tower of Light for protection para sa lahat po ng kasama natin. So at mag-invoke din tayo ng protection spirits na pwedeng sumama sa atin at protektahan tayo. Doon sa park na yun, sa may nakita akong silhouette o anino ng isang babae. Pero so far, hindi naman siya harmful kasi hindi siya nagbibigay ng ano eh, ng manifestation na nagagalit siya o mabigat po yung pakaramdam dito sa lugar kasi parang ang daming agony, parang ang daming dumadaing. Yung mga narito, matagal na eh, mga ano sila. Parang mga kaluluwa pa sila nung mga nakalipas na panahon. Medyo marami pang disturb, marami pang paulit-ulit pa na magpapakita hanggang sa mga susunod pang panahon. Ang public park na ito sa Pandi, Bulacan, mayaman daw ang kasaysayan. Sa katunayan, may mahalaga raw na nangyari dito noong unang republika ng Pilipinas. Sabi po ng aming mga lolo noon, may mga lolo rin sila na naging katipunero ang nakipaglaban po dito, ma'am. Sa dami ng patay, nagtabon daw sa ilalim ng nagtabon ng patay. Nung bago umalis daw yung mga Kastila nga, binuhusan ng taas ng mga Kastila yung mga patay para sinunog. Nung time daw na natutunaw na yung mga taba noong mga patay na nakatabon sa kanya, nung pa lang siya umalis, bumangon doon dahil napapatakan na raw para magtakbo. Pero nabuhay yun. Nasaksihan ko rito nga natita ko noon nung gabi na sinasabi nila mga white lady. Ako isang bisis na mahinga riyan, napansin ko sila nga naglalakad din sa likuran. Hindi naman nagtuloy ng lakad sila, tinignan ko na nagbumalik patungo doon sa CR na luma. Mga elementals po, may mga maligno. Meron akong shadow na itim na nakita doon. Malaki. Nagbabago yung temperature. Biglang lumamig. Presence tayo ng elementals dito ngayon. Basta, every time na lalapit ako dito sa area na to, may mabigat na pakiramdam. Parang masyadong malungkot, masyadong basta parang ang bigat, parang yung pakiramdam na hindi ka makaano, hindi makahinga. Mabigat sa damdamin, para merong hindi matanggap na pangyayari. Ayon kay Ed, maraming kaluluwa ang gumagala sa paligid. Itong spot na to, may nakatayo dati dito na parang pahingahan ng mga katipunero pa. Sa mismong spot na to, at dito rin sa spot na to, maraming namatay. Kaya masyadong particular tong area na mabigat. Gusto kong mapatunayan po kung meron kasi akong na-receive na pangalan kanina, parang Kintin na pangalan sa pangalan na
salitang kinting. Sa CR na ito, may photo bomber daw na nakuhanan. Yung bata. Ito yung bata. Nakita ko kanina yung ikot-ikot eh. Ito po yung bata. Ito nga sa picture na to. May bata. Tapos mayroon pang babae. May isa pa na babae. So, may presyong parang mag-ina kasi sila na gumagala eh. Mayroong bata dito. Ito nagbubukas ng pusa ng tubig dito sa banyo. Tapos parang dumadaing. So itong lugar kasi hindi natin may iwasan na mayroong mga ganong memories kasi unang-una naganap kung ano man yung mga nakita ko, mga naramdaman ko, naganap naman talaga dito. Pero hindi naman sila capable manakit. So walang dapat katakutan.